Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang topic natin today is 9 quick and easy mga DIY ideas. Mga pang isang araw lang ganyan or kahit half day kaya nyo siyang magawa na malaki yung impact at talagang mag-iiba yung itsura or makakadagdag talaga siya sa overall feel ng mga bahay nyo. And later, share ko din yung photo contest with Vivo. Nagpa-photo contest sila dun sa Facebook page nila. Bali, nagpa-send sila sa mga tao ng mga room makeovers nitong quarantine ganyan and kinuha nila ako to choose the top 5 and nung winner nitong contest natin. So, sobrang nakapressure. Ang daming magandang yung sinubmit talaga. Very creative, ang cute ng mga makeovers. So, abangan nyo later yon. And thank you so much to Vivo for partnering with me for this video. Dahil yung winner na pipiliin ko para dun sa photo contest ay mananalo nitong Vivo V20 Pro na phone. Ang ganda oh! Ang cute ng color. Ito yung Sunset Melody na color. So, meron silang tatlong color na available. Tapos, ang ganda ng kulay. So, recently, nilaunch nila yung V20 series nila. And aside sa magandang specs ng phone, na-amaze talaga ako dun sa camera niya. As in, grabe yung... Ay, ito talaga, tinitignan ko yung sarili ko. Grabe yung camera niya. Ang ganda, tapos wide angle pa siya talaga. As in, pang whole body na yung selfie, oh. Wait, picture tayo. Saya mag-selfie dito. And yan naman yung picture ng room nitong wide angle na ginamit ko. And sobrang useful nito para sa mahilig mag-picture, which is marami naman talaga sa atin nun. And para sa akin din, kasi syempre nagpipicture ako ng mga room, ganyan, lalo ng mga small spaces. So sobrang useful sa akin ng wide angle niya talaga. Kaya ayun, check out nyo yung Vivo V20 series. Sineparate ko yung DIY ideas natin into 3 sections. And ang una is decorate with paint. Marami tayong option kung paano nyo magagamit yung pintura na kaya-kaya nyo gawin. Number 1 is headboard wall. Ang daming option kung paano kayo pwede mag-DIY ng headboard. Pwede yung lagyan lang ng square na background yung likod ng kama nyo. Pinaka-simple, tape lang. Okay na yon. Or gumawa kayo ng iba-ibang shape. As in yung mga totoong shape ng headboard, pwede yung gawin. Or parang yung ginawa natin dun sa kids room makeover natin. As in sobrang simple lang yan. Pero ang laki ng impact na magagawa niya dun sa overall feel ng space nyo. Second naman is round. Tignan nyo tong mga sample na to. Naglagay lang sila ng bilog na accent sa likod ng bed, pwedeng sa likod ng sofa, or actually kahit saan na gusto nyo ma-highlight na wall. Tapos ito, pwede nyo papaglaruan. Pwede kayo maglagay ng shelf, pwede kayo maglagay ng art, kahit ano actually. Ang ganda lang yung backdrop. Next naman is you can use paint to visually separate the space. Kunwari yung living tsaka dining yung gusto nyo na medyo ma-separate lang siya ng konti. Pwede kayo mag-paint lang sa dining area nyo kung nasaan yung table. Pag tinignan mo siya, uy mukhang dining area tapos living area, naka-separate siya. Pero wala naman tayong nilagay na harang ganyan. Pwede rin mga art. Kunwari yung desk or yung work area niya, nilagay niya ng art. Nasa same bedroom ka, meron kang work area. Tapos maglagay ka lang ng art sa likod ng desk mo. Visually, na-separate na yung workspace dun sa sleeping space. Pero nandun lang naman siya. And nagkaroon pa ng magandang accent dun sa room mo. Marami talaga kayong pwedeng gawin sa paint. Paglaruan nyo lang siya, mag-experiment lang kayo. And ang laki talaga nung impact na pwede niyang gawin para sa mga spaces natin. Marami tayong mga simpleng option kung paano natin pwedeng i-decorate yung mga blank walls natin. And unang-una na lagi ko rin ina-advocate talaga to is magpa-print kayo or kayo na mag-print. As in, maghanap kayo ng mga favorite na photos nyo or kahit na mga images lang, ano yung kung anong mga inspiring sa inyo, i-collect nyo siya. Pwede kang magpa-print ng like maliliit lang na pictures up to malalaki na mga poster size na picture. As in, madaming option ngayon. I-check nyo lang yung mga malalapit sa inyo kung ano yung mga sizes na meron sila. So, pwede natin siya i-frame. Tapos, gawa tayo ng collage sa wall natin. Lalo na kapag finilter niya siya ng within the same shade, same color. Ang ganda niyang tignan. Kung ayaw niyo naman bumili ng frame, parami naman tape, parang mga washi tape na pwedeng niyong ilagay na hindi nakakasira ng wall. Pwede niyo rin siyang isabit, parang meron kang kunwari hanap ka ng driftwood or mga wood lang na ganyan, tapos string, sabit niyo siya doon. Or kahit na string lang ng mga ganun, yung mga yarn, tapos may mga nabibiling cute na mga parang sipet.
pwede nyo isabit yung mga pictures na ganun. Isa rin sa pwedeng gawin is clipboard. Pwede kayong gumawa ng collage ng clipboard, sabit nyo lang siya, tapos pwede nyo iba-ibahin yung laman nun ng mabilis lang. Parang ang cute lang niya. So, yun, ang dali lang nun. Magpaprint kayo ng pictures, tapos ilagay nyo siya sa walls nyo. Mahati ka pa kasi yung nakikita mo mga pictures, yung mga love mo, diba? Next naman natin is DIY art. Feeling ko, baka ang daming nai-intimidate. Hindi nyo kailangan maging magaling mag-paint. Sobrang daming options na maganda. Kahit na sobrang simple lang. So, bili kayo ng supplies, mga canvas, mga simple. Mayroon naman mga maliliit lang. Ang piliin nyo yung mga water-based lang na color. Parang ganyan acrylic para madaling hugasan. Kung experiment kayo, ito yung mga options na pwede nyo gawin. Pwede kayong maglaro ng shapes. Pwede kayong gumamit ng masking tape. Mga geometric. Yun yung mga unang sobrang simple lang gawin. Pwede rin kayong gumamit ng strokes. Tapos, paglaruan nyo lang yung pattern, pwedeng horizontal, pwedeng vertical, pwedeng iba-iba, naka-angle, or meron lang na magagaganyan ka lang ng mga brush stroke mo. Ang artistic na nung pwede mong magawa. And isa din sa options na DIY art na high impact is gawin yung very bold colors yung background na solid. Tapos maglagay lang kayo ng graphics sa gitna. Pwedeng letter, pwedeng font lang, pwedeng ganyan. So yun, cute din yung mga ganong option. Next naman is gumamit kayo ng washi tape para sa walls. Kasi hindi siya nakakasira ng wall, make sure nyo lang na yung washi tape nyo yung magandang classic. Kasi may mga nabili ako na hindi talaga dumidikit kahit sa papel. Parang pwedeng option na parang very random. Tapos pwede kayong gumawa ng mga ganyang shape na nakahilera lang, gagawa ka ng pattern, sobrang cute niya. Madaming washi tape yung magagamit natin dyan, pero diba visually, ang laki nung nadadagdag niya sa room. Tapos kapag ka nagsawa ka na, pwede mo nalang tanggalin, ganun, tape lang naman siya. So, diba, ang cute niya. Parang the possibilities are endless pagdating sa pag-washi tape ng walls. Ang daming pwedeng gawing options sa mga fabric. So, unang-unang options is luma or tirang yung tela na gusto nyo yung pattern. Or lumang mga t-shirt, pwede nyo i-frame. Na-imagine nyo yung iba na hindi nyo na magamit luma na. Pero ang ganda pa nung print niya, pwede nyo i-frame yung mga ganun. Pwede nyo rin siya i-mount sa parang wood, ganyan yung parang stapler nyo lang siya sa likod. Kung wala naman kayong mga lumang ganyan, pwede kayong bumili lang ng 1 yard na tela. Dati nakabili ako ng parang 100, 120, ang ganda na pattern. Tapos, ganun na siya kalaki. Laki na. Pag minount mo yung ganun kalaki for that price, ang laki na nung impact niya, pero nakatipid pa kayo. Next naman is, pwede kayong gumamit ng tela para mag-decoupage ng mga furniture. Nagawa ko na to, as in nakapag-DIY na ako dati ng mga tables. Basically, gumamit ako ng glue, yung white na glue. Tapos, sinaluan ko yun ng tubig na 50-50. Medyo mas malabnaw na siya. Tapos, yun yung gagamitin nating pandikit ng tela. Babasain nyo siya talaga nung brush. Didikit nyo siya doon. Antayin nyo matuyo. Tapos, isang coat pa. Tapos, after nun, magta-top coat kayo ng clear na polyurethane. So, magiging matigas siya talaga. And, okay naman. Kasi ginamit namin siya sa table sa restaurant eh. So, nagtagal naman yung mga dinecoupage ko ng mga table. Search nyo lang. I'm sure, madaming tutorial sa mga paano mag-decoupage ng mga gamit. And last na DIY naman natin ngayon, ang curtain. Marami namang option, pwede tayong bumili ng ready-made, may mga pattern na ganyan. Pero what if meron na kayong tela, anong gagawin nyo dun? Ang pwedeng option, alam mo yung mga flat sheet? Meron tayong nabibili niyan sa mga online shops, sa Lazada, ganyan. Nung curtain ring clips, shoot nyo lang siya sa rod. And pwede nyo i-clip kahit anong tela dun, kahit yung mga flat sheet pwede nyo i-clip dun. Ang laki impact kasi ng curtain sa mga room natin. Kasi ang laki niyang pattern, tapos pwede din siya to visually mapalaki yung space kapag hinangin yung curtain nyo ng mataas. So yun, try nyo yung option na yun. So yun yung aking 9 DIY ideas. Diba? Ang dali lang nung mga yun. So try nyo. And pag kayo share nyo yung mga projects nyo, gamitin yung hashtag na Elle Uy Inspired para makita ko yung mga ginagawa nyo. Speaking of Elle Uy Inspired, eto na. I-share ko na sa inyo yung top 5 ko para dito sa ating Vivo Photo Contest. And i-announce ko na rin yung winner. So, grabe, ang gagaling. Sobrang nakaka-pressure. So, anyway, eto na sila. Walang particular order to, as in very random lang to. Kaya, ayan. Unang-una is itong kay Arvin. Nag-paint sila ng wall. Ginawa nilang white. Tapos, ayan yung mirror trick. Diba yung sinabi ko sa inyo na, okay, maganda talaga na maglagay ng malaking mirror sa space. Pero, paano kung wala kang budget para sa malaking mirror? Ito, bumili ka ng 2, 4, or whatever na maliit na mirror. Tapos, pagsamahin mo sila, ayan, ang laki na agad. Very fresh nung makeover niya. And, cohesive, may blue, may green, light wood, ganda lang.
So, natuwa ako sa kanya. Then, next naman is itong kay John Carlo. Itong room niya. Actually, chinek ko yung Facebook niya. And, public naman siya. Meron siyang pinost doon. Ang laki ng transformation nung ginawa nila dito. Niloft niya yung kama. Ginawa niya ng work area dito sa baba. Tapos gusto kong gumamit siya ng accent color na meron siyang blue. Hindi siya natakot mag-accent color. Tapos ang dami niya mga decor. Very creative and wala. Ang cute lang nitong makeover na to. Next naman is itong kay Zarla. Ginawa niya tong room na to para sa sister niya. And ang ganda niya. Makita niya from before, talagang needed na ng repaint ng room. Tapos yung after, ang ganda ng color. Makikita mo yung bed, same pa rin. Tapos, white lang yung ginawa niya. Pero, ito yung isa sa mga trick natin. Yung paint niya na pink, hindi niya binuo. Parang ganun lang. Meron lang siyang ibang feel. Tapos, yung very cohesive yung colors na mga pinili niya. Parang, alam mo yun, simple lang. Kayang-kaya niyo rin gawin. Pero, yung overall na kinalabasan, ang ganda. Next naman natin is itong kay Jules. Makikita niyo from before, as in pareho pa rin yung paint ng wall, pareho pa rin yung basic na furniture, pero nung dinagdag nila lahat ng decor, ng mga accent, sobrang cute. As in, sobrang nag-iba yung vibe ng space, ang layo ng feel niya. Gusto ko tong sinabit nilang parang mga rattan na mga basket, tapos yung color ng pillows, yung rug, pati yung wood na accent chair, and ito pa. Feeling ko, hindi ko sure kung same na table, pero mukha siyang same na table, tapos nilagyan nila ng wood top. Di ba? Simpleng decorating, may iba niya talaga yung, ano, yung itsura ng space niyo, as in, ang ganda niya. And itong makeover ni Reg, itong lumang bedroom turned home office, kasi I'm sure ngayon na nangangailangan, ang dami nag-work from home, kailangan natin mag-adjust. Ang ganda ng pagkakagawa nila dito sa makeover na to, as in, nag-paint sila ng wall, tapos nag-install sila nitong shelf, itong desk. Very ano lang siya. Ang ganda sa mata, pero very functional nung space. Yung alam mong ginagamit araw-araw. Alam mo, nagiging productive sila dito sa space na to. Tapos, ang daming naging storage. Ang cute din ng mga plants. So, yun yung ating top 5. Sobrang ganda. Like, itong mga choices na to is yung ang ganda nung transformation. Parang balance siya dun sa creativity, balance siya dun sa aesthetic. Nandun yung mga elements na hinahanap-hanap natin. So, ang winner nitong V20 Pro na phone is... Dun-dun-dun-dun. Paano ba yung drumroll? Maglagay na lang tayo ng sound effects ng drumroll. Ayan. Is kay Zarla Antonio. Ayan, yung room niya. Ang ganda lang niya. Hindi lang dahil pink ka. Alam niyo, mahilig ako sa pink. Pero hindi yun yung reason. Pero ayan, no, tignan mo. Nakikita niyo yung pagka-pink. Ayan. Diba? Mamamatch pa siya dito sa phone natin. Sobrang cute. I'm sure na sobrang na-appreciate to nung sister niya dahil... Ang ganda. Kahit ako ma-appreciate ko tong room na to. So, ayun. Congratulations, Zarla. And thank you sa lahat ng sumali dahil very inspiring kayong lahat. Naniniwala talaga ako na malaking effect ng environment sa mood natin, sa mental health, sa lahat. So, kung meron tayong ways to improve na mga simple lang, parang yung mga DIY suggestion natin kanina, then, go lang natin yon, i-try lang natin yung best natin. Ma-achieve din natin yung mga bahay na gusto natin. So, thank you so much to Vivo for partnering with me for this video dahil na-inspire talaga ako dun sa mga submissions natin. Nakaka-aliw talaga. So, check out nyo yung V20 series nila. And, kung nagustuhan nyo tong video, please like and subscribe na rin kayo dito sa ating channel para sa mga marami pang makeover, mga advice and tips. And you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!